Hello guys, welcome to my vlog. It's all about politics. Duterte retires, Bongo runs for vice president. Senator Bongo filing his certificate of candidacy as vice president. Duterte speech to his retires from politics. Many forums and, caucuses and meetings to discuss what I should do in my life. The overwhelming, I said, sentiment of the Filipino is that I am not qualified. And it would be a violation of the Constitution to circumvent the law, the spirit,
of the Constitution. And so, in obedience to the will of the people, who after all placed me in the presidency many years ago, I now say sa mga kababayan ko, sundin ko ang gusto ninyo. And today, I announce my retirement from politics. Salamat po sa inyong lahat. Bongo's speech to his address as Vice President. Given that President Rodrigo Duterte decided to withdraw his acceptance of nomination, I am here to take on the challenge as the PDP's Vice Presidential candidate na pagdesisyonan kong tumakbo bilang Vice Presidente sa darating na halalan upang may pagpatuloy ang mga magagandang programa at tunay na pagbabagong naumpisahan ni Pangulong Duterte at sisikapin nating dagdagan pa ang mga ito. Una sa lahat, walang tigil dapat ang kampanya natin kontra illegal na droga, korupsyon at kriminalidad. Ang taong bayan na po ang humuska kung mas ligtas ba sila ngayon ang mga anak nila, at walang pangamba dahil sa mga kriminal at adik. Hindi dapat masayang ang mga nasimulang ito kung kaya't sa susunod na 6 na taon ay sisikapin nating maproteksyonan ang buhay at kinabukasan ng ating mga anak. Ang ganda na sana ng takbo ng ating ekonomiya at ng administrasyong Duterte kung hindi lang tayo tinamaan ng krisis. Sisikapin nating maibalik sa normal ang ating pamumuhay at muling maihahon mula sa hirap ang ating mga kababayan dahil dumami ang nawalan ng trabaho at nagugutom. Upang makamtan ang layuning ito, palalaguin natin ang mga oportunidad pangkabuhayan sa bawat sulok ng bansa. Susolusyonan natin ang hirap at gutom dahil importante na maalagaan ang tiyan ng bawat Pilipino. Sisiguraduhin nating magiging mabilis at maayos at abot kaya ang mga serbisyong pangkalusugan tulad ng naibibigay ng tulong ng mga malasakit centers sa mga nangangailangan. Titiyakin rin po nating matatapos ang mga nasimulang build projects upang maiksakatuparan ang mga nasimulang proyekto upang mas maging maginhawa at komportabling buhay para sa lahat. I intend to pursue and expand these efforts further towards overcoming this pandemic by achieving economic recovery, providing job opportunities, and addressing hunger and poverty. At sa lahat ng ito, sisiguraduhin nating walang maiiwan sa ating muling pagbangon bilang isang mas matatag na bansa. Hindi ko po sasayangin ang bawat oras, minuto at pagkakataon na binigay sa akin ng taong bayan na magserbisyo sa aking kapwa. Kapalit ng inyong tiwala at suporta, ibabalik ko po sa inyo ang serbisyong may malasakit, tunay at nararapat. I will continue to serve especially those who need government attention the most, yung mga mahihirap po. I am determined to fulfill my role as a bridge for the poor, the needy, the hopeless, and the helpless, connecting them to their government so that their voices are heard and their concerns are addressed during these trying times. Bawat buhay po ay pinapahalagahan natin, lalo na yung mga walang ibang matakbuhan. Sila po ang prioridad natin dito, kapakanan nila ang pinaglalaban ko rito. Kung ako po ay papalarin at bibigyan po ng pagkakataon ng mga kapwa ko Pilipino at sa patnubay po ng ating Panginoon, I will be a working vice president na gagawin ang lahat ng aking makakaya para makapagsilbi po.
sa inyong lahat. Hindi ako magiging spare tire o reserba lamang. Asahan ninyo na ako ay totoong magtatrabaho, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. I don't want to be remembered as just another senator or vice president. I want to be remembered as a public servant na nalalapitan ng sinumang ordinaryong mamamayan at buong pusong nagsisilbi para sa ikabubuti ng ating bansa. Ako si Kuya Bongo at ang aking bisyo ay magserbisyo. Nandito ako para may pagpatuloy ang tunay na pagbabagong inaasam natin. Para sa aking mga kapartido sa PDP Laban at sa iba pang lubos na sumusuporta sa mga adhikain ng administrasyong ito, huwag kayong mag-alala dahil hindi namin kayo pababayaan. Nandidirito pa rin po si Pangulong Duterte bilang ating pinuno at number one campaigner. Wala pong iwanan sa laban na ito. Tulad ng bilin ni Pangulong Duterte sa akin, parati po, at tinatandaan ko ito, unahin mo ang kapakanan ng mga Pilipino at mahalin natin ang ating kapwa. Hinding-hindi ka magkakamali. But first of all, I'd like to wish Senator Bongo all the best and good luck in his quest for the vice presidency. Questions: who will be his president? Is Bongbong Marcos his running mate for president? What do you think, guys? Is he or Sara Duterte his running mate for president? What do you think, guys? Which of the two do you think run for president? Who's your bet for president? Is Bongbong Marcos or Sara Duterte? Well, it's up to you guys, which you prefer. We will know it when they file for certificate of candidacy. We're looking forward one of this day.